Higit 7 taon na nagsasama sila Richie at Melanie parang residente ng Barangay Kalumpang sa lungsod ng Jensen, kung saan sa kailang pagsasama na biyayaan na sila ng dalawang anak. Makalipas ang 7 taon na kailang pagsasama, naisa nila maging formal ang kanilang relasyon at magpakasal. Kasi dati, mahirap kasi yung pandati, yung trabaho namin, hindi masyadong kanda. Tapos isa pa, sa hirap ng buhay ba? Ngayon talaga nakapabor kasi ngayon talaga na grasyahan ba? Samantala, 5 taon na nasa isang relasyon si Ian at ang kanyang kasintahan, nabiyayaan din sila ng isang anak. Labis umano ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa, kung kahit ngayong taon na pagpasyahan na rin nilang mag-isang dibdib. Para mag-settle down ang among pagpamuyo. Importante kayo, sir, kay para naji bas-bas gitpod noon. Inaalok ngayon na pag-ibig fund ang libreng kasal para sa miyembro nito ngayong darating na Valentine's Day, Pebrero 14, taong 2018. At sa katunayan, sumailalim na sa briefing at counseling ang ilan lamang sa mga magiging beneficiaryo ng libreng kasal. Katuwa nila lokal na pamana ng Jensen sa bagas ng counseling. Paghahanda na rin umano ito para sa pang-isang dibdib na mga kasinta na katakdang ikasal. Nirequest talaga natin ito na magkaroon ng parang sa lahat na ikakasal na participants dito sa Aido-Aido, gagawin yung parang pre-counseling na marriage counseling. Lahat to, sabay-sabay na to sila. Maliban sa pagtulong sa pambahay na kailang mga miyembro, parte rin umano na kailang corporate social responsibility ang matulungan ng mga magkasinta na nais magpakasal. At sa 7 taon na Aido-Aido, araw ng pag-ibig, na sa 100 pares umano ang mabibigyan ng libreng kasal. So ito yung aming parang isang corporate social responsibility sa ating mga miyembro na hindi lang tayo nakatuon dun sa mga ibang programa, yung mga pabahay, mga loan programs natin, kundi kahit na yung nagmamahalan na hindi pa kasal, binibigyan namin katuparan na maging legal yung kanilang pagmamahalan. Naglaan na sa 300,000 piso ang natura ahensya para sa libreng kasalan, kung saan ang mga magiging beneficiary nito makakatanggap ng complete reception, symbolic wedding ring, giveaways at may chance pang manalo ng pangkabuhayan package at house and lot. Kung budget ang pag-uusapan, allotted kami na sa ngayong taon na to, parang more or less nasa 300,000 yung budget namin for the 100 couples. So kasama na dun yung pagkain nila, yung first meal ng mag-asawa, kasi kami magpo-provide ng venue, kami magpo-provide, kami mag-aayos ng setup ng ating kasalan, kami kukuha ng caterer, kami ang magpo-provide ng kanilang symbolic na ring. Simple lang umano kinakailangang kwalifikasyon para maging beneficiaryo ng libreng kasal. Dapat lang umano na sa wasong edad at miyembro ng pag-ibig. Para umano sa mga miyembro ng pag-ibig na kabilang sa Southwestern Mindanao, kabilang ang Jensen, Polomolok, Coronel City, Cotabato City at Kinapawan City, maring umano makipag-ugnay sa pag-ibig sa Jensen kung nais maging parte ng kasalang bayan. Requirements lang namin nito is pag-ibig member. Kung hindi pa naman sila member, magpamembro na muna. Meron naman tayong self-paying na program, so pwede nilang i-grab yun kasi itong programa na to intended talaga to para sa mga miyembro ng pag-ibig. Para umano sa mga hindi pa nakakapagparehistro, hindi pa umano huli ang lahat, maring umano magtungo sa local civil registrar sa Jensen para sa karagdagang detalye at mga kinakailangang rekisitos para makasal. Pero yung lahat naman na hindi pa maka-attend ngayong araw na to, tinanong ko po yung ating LCR na kung pwede pa ba silang humabol, pwede pa, tatanggapin pa nila kasi meron pa namang time para makasingit tayo dun sa kanilang schedule. Simultaneous ay kakasal libreng kasalan sa Pebrero 14 na gagawin sa iba't ibang panig ng bansa. Jeremiah Tiana, Brigada News.